Talaga, panaginip, maniwala kayo. Kasi, adda panaginip nga talaga nga pumayso. Nga, haman nga iti pamilya mo iti sabali. Talaga nga, no, adi nga panaginip mo, kat nariingam, nagising ka, talaga na umiyak ka ganon. Kailangan, ano yun, ikagat mo daw sa maasim na kahoy para sa ganon ay hindi. Tingnan nyo yung mata ko, wala nang kahit tsutsura guys, saka iyak ko kanina. Tapos, aplo-aplusin mo, himasimasin mo. Kasi bawal talaga yun eh, lalo na yung nakita mo na talaga na wala na siyang ulo. Nako, may mangyayari talaga. Pero wag naman sana sa apo ko guys, wag naman sana sa apo ko, mahal na mahal kayo mga apo ko. Kahit ganyan lang na sineseremonan ko sila dahil sa pag-aaral nila, pero ayoko naman na may mangyari na ganun na kabigat. Diyos ko, huwag naman, maawa ka naman Lord, maawa ka please Lord, ayoko naman. Sana kaya nga ako bukas ikagat ko sa anong ikagat ko sa maniwala kayo. Yung mga kapag napanood nyo ito, kapag naginip kayo ng ganun na yung mabigat na mabigat talaga, huwag na kayong lalabas. Isang araw lang na hindi kayo lalabas, tapos magdasal kayo, palampasin niyo yung araw na yun kasi parang ipahiwatig niya na may mga mangyayari na masama sa inyo. Kaya yung gaya nung dati na yung sa dito sa bintana namin guys. Bakit doon ako lang matagal na ako nabuhay sa mundo? 57 years old na ako. Doon ko lang na experience yung may ibon na yung dalawang ibon. Tuktok ng tuktok dito sa bintana namin. Tuktok ng, kinalabutan ako. Tuktok ng tuktok. Pero sinasarado ko kasi itong bintana namin ay, dito sa, marami kasing dahon ng, yung bulaklak ng santol, pumapasok kung may hangin, natatakot ako, baka may uod kasi sensitive ako. Kasi sinasarado ko. Tatlong umaga, mga alas 7 pa lang ng umaga eh. Kasi nagtutok-tok, sili, yung sipit sa Ilocano, tinutok-tok niya, ganun, tinutok-tok niya. Sabi ko, bakit yun? Pero ang ingay yung ibon. Tuktok siya ng tuktok, sige, tuktok ng tuktok. Sabi ko, bakit kaya itong ibon na to? Bakit ganyan? Sabi ko, tapos, dahan-dahan ko binubuksan ko yung bintana namin kasi ni glass. Tapos hindi naman siya papasok, basta tuktok siya ng tuktok. Mamaya nandun na naman sila, sige tuktok ng tuktok. Sabi ko, ano bang sabihin mo, bakit hindi ka tapos pinabayan ko na lang ganun. Inopen ko yung bintana namin, tuktok pa rin siya ng tuktok. After 1 week, siguro nagaganon, after 1 week, yun, nagsasabi na yung anak ko ng problema niya sa akin tungkol sa trabaho niya sa abroad, ganon, na yung amo niya, yung boss niya, ganon, gusto naman siyang palipatin ng kwarto, dahil kailangan daw niya yung kwarto na yun, paglaban naman yung anak ko na, dahil sa kanila yun na mga Pilipino, gusto naman niya na, kasi yung mga ibang Pilipino, mabait sila, hindi sila marunong sumagot. Yung anak ko, para sa akin din na madaladal yun, na mabrabo. Gusto naman niya ipaglaban yung kwarto na yun na para sa kanila ng mga Pilipino. Kasi malinis, kasi sa ibang partes ay mga surot. Ayaw niya ng surot, di ba? Alam niyo naman yung surot, yan ang sakit sa Saudi, di ba? Lalo na kung mga dugyot yung mga nakatira. Sabi ko, magpakumbaba ka na lang anak ko, sabi ko na. Kaya yun, yung nangyari siguro yun, sabi ko, parang pahiwatig kasi yun. Kapag hindi ka kasi maniwala sa mga, lalo na yung mga ganyan na mga ibon, yung mga, maraming kasabihan yan eh. May mga kasabihan yan na bigyan ka ng malas, bigyan ka ng swerte. May mga kasabihan yan, kaya kung ayaw, kung hindi ka marunong mang-realize yung mga ganun na pangyayari, ay malay mo eh, may mangyayari na talaga sa buhay mo na hindi mo mamalayan. Kailangan yun mga yun, may pahiwatig sa buhay mo na hindi maganda or maganda. Kaya dapat unawain natin. Gaya yung panaginip ko guys, hindi basta-basta yung panaginip ko kasi umiiyak ako, grabe. Grabe ang iyak ko, grabe, tignan yun, may tsura ko, walang kahit tsura kasi kagigising ko lang. Pero iyak ko, tinuloy ko na yung iyak ko dahil yung panaginip ko ay hindi talaga basta-basta yun. Dahil nung nanaginip ako ito guys, dahil tungkol sa
hindi ko naman, hindi naman totally na yung pamangkin ko talaga ang panaginip ko. Pero wala akong nakita doon na tao na hindi katulad ngayon na talaga yung apo ko, talaga yung niyayakap ko, na iniiyakan ko. Noon, hindi. Ano siya yung bang nanaginip ako na yung botas ko, may suot daw ako na botas na malaki na itim. Ako, kinalabutan na naman ako. Tapos, may pinuntahan ako, yung botas ko nasira, nabiyak. Yung nabiyak yung botas ko, nabago. Grabe daw yung sakit ng loob ko. Bakit nabiyak yung ano, nabiyak yung botas ko? Hindi ko na may suot yan. Sabi ko, paano ko isuot yan? Nasira na. Masakit daw talaga yung loob ko. Pero yun, bago lang ako. Tapos, yung bata na yun, guys, galing sa amin yun. Galing. Kung alam ko lang na parang pinakita niya sa akin yung panaginip ko na siya yun, yung mangyayari yun, talagang hindi ko siya hindi ko siya pinayagan na aalis sa bahay namin, na uuwi sila. Alam niyo, guys, wala pang, oh, naku, kinalabutan na ako, guys. Wala pang isang oras kasi galing sila sa amin yun. Galing sila sa amin, doon siya natulog kasi binabantayan niya yung anak ko na lalaki, na baby, kasi bagong akong panganak ako noon. Mga 1 week pa ako ng anak doon sa panganay ko. Paborito niya yung pamangkin niya, ay yung pinsan niya, yung anak ko na ipinanganak ko. Binabantayan niya. Doon siya natulog kasi wala silang pasok. Ngayon, yung tatay niya kasi uwi sila sa Ilagan. Kaya yun, nakita niya yung anak niya na uuwi na sila doon sa Ilagan. Sinundo na yung papa niya, yung kapatid ng asawa ko, yung tatay niya. Andun sila sa highway, doon sa kanto. Yan sa kanto namin. Doon, wala. Tapos alam nyo, narinig ko na parang may rumagapak doon sa kanto kasi malapit lang sa amin. Hindi nyo ba alam na yung pamangkin ko pala yung nadisgrasya silang mag-ama, na yung van, hinararo yung ano, yung inuupuan nilang kahoy? Alam nyo ba kung anong partes ng paa niya? Kung anong partes ng paa niya ang talagang napakaruan? Diyos ko. Dito sa paa niya, namatay. Nakita ko na naman, Diyos ko. Kaya yung panaginip ko na yun ay parang same, ganun din dito. Yung panaginip ko ngayon, guys. Kaya sabi ko, yan, binigyan ko ng babala yung mga anak ko. Kaya kung mapanaginipan nyo ng ganun, na yung masama talaga na nasukat ka, may dumugo, na grabe, nagising ka, tapos umiyak ka, huwag ka nang lalabas. Kung sino man yung napaginipan mo doon, huwag ka nang lalabas. Huwag mo na siyang palabasin. Huwag. Dito lang kayo sa loob, magdasal ka. Kasi may papahiwatig yun na masama na mangyayari. Maniwala ka. Maniwala kayo sa panaginip. Kasi may tunay na panaginip. Meron naman yung hindi. Pero yung mga puluso po na tao, na matigas ang ulo. Nako, mga puluso po yan. Hindi nila paniniwalaan, pero ako naniniwala ako kasi may experience na ako. Kaya i-share ko lang sa inyo yan kung nakaka-experience kayo ng panaginip na ganito. Talagang maniwala ka kasi. Yung panaginip ay totoo yan. Talagang maging totoo yan. Kahit yung panaginip na yung tae, ganyan, yung mga ano, lahat yan na-experience ko na, pera yun. Yung pera na yun, yung dulot niya yun, talagang pera. Pero kung makakahawak ka, yung makati yung kamay mo, ganun, makakahawak ka ng malaking pera. Pero yung panaginip mo na nasugatan, nako, lalo na kung apo ko mo, anak mo, asawa mo, huwag mo na silang palabasin. Diyan lang kayo sa bahay. Isang araw lang para sa Panginoon, huwag ka nang lumabas. Bakit? Masayangan ka ba sa isang araw na lugi mo, na hindi siya pumasok, o hindi siya pumunta? Yan, oh, yung mga puko na yan, yan yung panganay, yan ang napaginipan ko. Diyos ko, sa ulo pa niya, hawak-hawak ko. Tawag ko ng tawag yung pangalan niya, kaya grabe ang iyak ko, guys, grabe. Yan, kinausap ko na yung anak ko doon sa Saudi, yung tatay niya. Sabi niya, huwag mo na silang papasukin. Kaya, hindi ko sila papasukin talaga, dito lang sila sa bahay, may awang Panginoon. Kaya, ingat tayong palagi, guys. Kung mayroon kayong mapaginipan na ganun, huwag na kayong magpalabas, lalo na yung mga anak nyo, apo ko nyo, kayo mismo, sa sarili nyo. Huwag na kayong nalabas kasi mahirap yun. Kailangan bigyan mo ng panahon or ikagat mo yung timaasi makahoy. Lalo na ikagat mo. Ako bukas, kinagat ko na kanina dito sa kahoy, pero ikakagat mo pa rin dun sa kahoy na maasim.
para sa ganun ay matulaw, sabi ka ng Ilocano, matulaw. Yun lang guys ang i-share ko sa inyo. Kaya dapat maniwala ka sa panaginip.